Boom! What's up, mga kasaag? It's me again, Sir Cute! And welcome to my YouTube channel! So kung bago lang kayo dito sa aking channel, please huwag mahiyang i-click ang like at saka subscribe at i-click na rin ang bell icon para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Alright mga sagano, today is August 14, 2021 mga kasaag. At ngayong araw po ang ika-85 araw mula nang maitanim ang aming mga palay. Yes, tingnan niyo mga sago. So 45 days na po ang nakalipas mula nang aming itanim itong aming mga palay. At ang gagawin po namin ngayon is mag-aabuno po mga kasaag. Yes, mag-aabuno po kami ng potash at saka ammonium sulfate. Yes po mga kasaag, potash at ammonium sulfate. Para saan pa boy? Para saan po ba yung potash at saka ammonium sulfate? Pwes malaman niyo mamaya mga kasaga, no? So sundan niyo lang ako dahil mag-uumpisa na po kaming mag-abuno. Siyempre kasama po si Kuya Joel kasi siya po yung mag-abuno dito sa aming palayan. Pwes sundan niyo lang ako mga kasaga. So mga kasago, ito po yung potash at saka ammonium sulfate. Yan po. Yan po. Ito pong kulay pula mga kasaag na may halong kulay blue. Yan po. Yan po yung potash. At saka itong kulay puti mga kasaag, ito po yung ammonium sulfate. Pinaghalo po namin yung potash at saka ammonium sulfate mga kasaag kasi mas epektibo po pag pinagsama itong potash at saka ammonium sulfate. Base lang po yun sa aming experience sa pagtatanim ng palay mga kasaag na mas epektibo pag pinagsama ang potash at saka ammonium sulfate. Pero pwede nyo rin pong hindi ipagsama or i-mix. Pwede nyo rin pong hindi i-mix. Pwede po kayong mag-abuno ng ammonium sulfate lang or pwede rin kayong mag-abuno ng potash lang po mga kasaag. Pero base po sa aming experience, mas effective po pag pinaghalo ang potash at saka ammonium sulfate. So mga kasaag, no, sa aming isa't kalahating ektarya ng palay or ng aming palayan, dalawang sako ng potash at dalawang sako po ng ammonium sulfate ang aming kakailanganin mga kasaag para maabunuhan itong isa't kalahating ektaryang palayanin mga kasaag. Yun po ang bilang ng sako na gagamitin para sa isa't kalahating ektaryang lupain. Yun po yung estimated na ginagamit namin mga kasaag dito sa aming palayan. Iwan ko lang doon sa iba mga kasaag kung ilang sako ng palay para sa isa't kalahating ilang sako ng ammonium sulfate at potash ang kailangan ginagamit para sa isa't kalahating ektaryang palayan nila. Pero sa amin mga kasaag, dalawang sako ng ammonium sulfate at dalawang sako ng potash ang aming ipinaghalo para sa aming isa't kalahating ektaryang palayan. So para saan po ba yung ammonium sulfate at saka potash? Yes mga kasaag, para saan po ba yun? Yun po ang abuno para po mas madaling mamunga ang aming or ang ating mga palay mga kasaag. Yes po, yun po yung aming ginagamit para mas madaling mamunga ang aming mga palay. Pagkatapos nitong itanim, pagkatapos po ng 45 araw mula ng itanim ang inyong mga palay, kailangan nyo pong abunuhan ng potash at saka ammonium sulfate. So, dun sa ibang nagpapalayan mga kasaag, no, iwan ko lang kung ano yung gamit nilang abuno para mas madaling mamunga ang kanilang mga palay. Pero sa amin po, potash at saka ammonium sulfate. So, alright mga kasaag, no, magkano nga ba ang potash at saka ammonium sulfate? So, mga kasaag, ang isang sako ng potash ay nagkakahalaga po ng 1,285 pesos. Yun po ang isang sako ng potash, 1,285 pesos. At ang isang sako ng ammonium sulfate ay nagkakahalaga ng 780
pesos po mga kasaag. So, dalawang sako ng potash at dalawang sako ng ammonium sulfate. Yun po ang aming gamit dito sa aming isa't kalahating ektaryang palayan. At ang nagastos po namin mga kasaag ay 4,130 pesos po mga kasaag. Dalawang sako ng potash at dalawang sako ng ammonium sulfate para sa isa't kalahating ektaryang palayan namin. Hindi ko lang alam mga kasaag kung magkano ang benta ng ibang mga farm supply. Kung magkano ang kanilang benta sa potash at saka ammonium sulfate. Pero nung sa binilihan namin mga kasaag, ang potash ay 1,285 at ang ammonium sulfate ay 780 pesos po mga kasaag. All right mga kasaag, ano? Pagkatapos po ng mga apat na oras ay natapos na po si Kuya Joel sa pag-aabono dito sa aming palayan. So, mag-wrap up po tayo mga kasaga, no? Again, ang aming gamit na abono para sa aming palayan mga kasaag, abono para mamunga po ang aming palayan is ang potash at saka ammonium sulfate. Yun po mga kasaag, ipinighalo po namin yung dalawang iyon para mas effective. So again mga kasaag, disclaimer lang, hindi po kami expert. Sadyang isini-share ko lang po kung ano ang gamit namin na epektibo po dito sa aming palayan. So again, ang potash po ay 1,285, nagkakahalaga ng 1,285 at ang ammonium sulfate ay 780 at ang total na nagastos po namin sa aming isa't kalahating ektaryang palayan ay 4,130, dalawang sako ng potash at dalawang sakong ammonium sulfate. So ipinaghalo po namin yung dalawang iyon mga kasaag. So ayun mga kasaag, no? Yun po yung abono para mamunga po ang inyong mga palay. 45 days iabono nyo po ang potash at saka ammonium sulfate. 45 days pagkatapos nyo itanim ang inyong mga palay. So ayun mga kasaag, no? Yun po yun. I hope meron kayong natutunan sa video nating sinagawa ngayon. Please don't forget to click like and subscribe kung meron kayong natutunan mga kasaag. At kung meron kayong mga katanungan, please mag-comment lang po kayo mga kasaag. Yes. So ayun mga kasaag, no? Shout out po sa lahat ng ating subscribers. Sana manood kayo. Yun lang po. So see you in my next video. Circuit again mga kasaag. Like a Hellcat.